15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall be bruised the head, and thou shalt bruise his heel. At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at nang at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Hmm. So malinaw na nasa Biblia ang teaching ng serpentship sa Genesis. Kahit doon sa kung ayaw niyo maniwala sa Book of Adam. Book of Adam at saka dito mabasa, may serpent seed talaga. At seed of the woman. So, Matthew. So, yan. Meron. Basa. The Book of Adam, Fall of Satan. 12:1. The devil began to cry with force, tears, and the devil told them, Adam, O Adam, all the greed and the anger and all the grief of my heart are directed against you because it was through you that I fell from my dwellings. It was by you that I was alienated from my own throne. My wings were more numerous than those of the cherubim, and I concealed myself under them because of you. Now my feet walk on the earth, which I would never have believed. Adam replied to the devil and told him, What is my fault by which I have done all that to you? The devil replied to him and told him, You did nothing to me, but it is because of you that I have fallen upon the earth. The very day when you were created, on the day I fell from before the face of Elohim, because when Elohim breathed a spirit onto your face, you had the image and likeness of the divinity. And then Michael came, he presented you and made you bend down before Elohim. And Yahweh told Michael, I have created Adam according to my image and my divinity. Then Michael came, he summoned all the troops of angel and told them, bow down before the likeness and the image of the divinity. And then when Michael summoned them on and all had bowed down to you, he summoned me also. And I told him, go away from me, for I shall not bow down to him who is younger than me. Indeed, I am master prior to him, and it is proper for him to bow down to me. The six classes of our other angels heard that and my speech pleased them, and they did not bow down to you. Dito natin malaman bakit may Satan. Wala namang Satan nilikha si Abay-Hawai. Ang Satan, sila yung mga fallen angel na hindi mag-bow down kay Adan. Yung pinaka-limang high-ranking angel. At naging salitang Satan sa English, adversary. Na ibig sabihin, rebellious, kontra, ayaw sumusunod, sotel, suwael, sita niyan. Suwael ka! Rebelde ka! Hindi ka marunong sumunod! In other terms, sita. Ngayon, ang ginagyan talaga yung title na sita, yung lima lang, high-ranking angel. Eh, anong tawag yung mga ibang angel na hindi na high-ranking? Demons. Mga angel, mga demons, demonyo. Si Satan, di ba? Mga demonyo, marami. Demons. Pag hindi masunod, demonyo ka. Ayaw mo sunod. Ah, demonyo na. Di ba? Di ba sumunod? Bata ka, di ka masunurin. Demonyo ka. Di ba ba? Demonyita. So, yan. Yung mga sotel, suwael, sumunod na lang agad para wala ng gulo. Kontra-kontra pa kasi. O, rasa. Then Yahweh became angry with us and commanded us,
them and me to be cast down from our dwellings to the earth. As for you, he commanded you to dwell in paradise. When I had realized that I had fallen before you, beat by your power that I was in distress and you were in rest. Then I aimed and hunting you so that I might alienate you from the paradise of the delights, just as I had been alienated because of you. When Adam heard that, he cried in a loud voice and said, Yahweh, my life is in your hands. Make this enemy distant from me, who desires to lead me astray and seeks to destroy my grace. It is by him that Eve has been lost. Nagkaroon na tayo. Ang aklat ni Adan ang pagbagsak ni Satanas. Kabanata 12.1 na nagsimulang umiyak ang Diablo, may pilit na luha at sinabi ng Diablo kay Adan, Adam, lahat ng kasakiman at galit at lahat ng kalungkutan ng aking puso ay nakadirekta sa iyo dahil sa pamamagitan mo, ako nahulog. Nahulog. Yan, fallen angel. Nahulog. Umiyak, pero kung sa pilitang pangluha lumabas. Umiyak si Gadren. Pakitanglo. Mula sa aking mga tahanan ito sa pamamagitan mo ay nahiwalay ako sa aking sariling luklukan. Ang aking mga pakpak ay higit na marami kaysa sa mga pakpak ng mga kerubin at ako'y nagkumpli sa ilalim nila. Dahil sa iyo, ngayon lumalakad ang aking mga paa sa lupa na hindi ko sana pinaniwalaan. Hindi saniwala na yan ang mangyari sa kanya. Hindi nga siya nagbow down kay Adan kasi yung problema. Alam mo ba, pakpak niya anim. Ang kirubim kasi, ang pakpak apat. Anim sa kanya. Ang kirubim apat. Ngayon, ilan ang pakpak niya? Dalawa na lang. Tapos minsan naglalakad pa. Yan. Okay. Ito mo. Basa. Sumagot si Adan sa Diablo at sinabi sa kanya, ano ang aking kasalanan? Kung saan nagawa ko ang lahat ng iyan sa iyo? Sumagot ang Diablo sa kanya at sinabi sa kanya, wala kang ginawa sa akin, ngunit dahil sa iyo, kaya ako nahulog sa lupa. Yan. Yan, tinanong ni Adan si Gabriel, si Tani, ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit ginaganito mo kami? Sumagot ang Diablo sa kanya at sinabi sa kanya, wala kang ginawa sa akin, ngunit dahil sa'yo, kaya ako nahulog sa lupa. Na fallen angel sila. Ni anong dahilan? Kasalanan ba ni Adan yan? Dito ka rin. Basa. Sa mismong araw ng ikaw ay nilikha. Sa araw na iyon, ako ay nahulog mula sa harap ng alahayam. Dahil nang si Alahayam ay huminga ng espiritu sa iyong mukha, mayroon kang larawan at wangis ng kabanalan ng Alahayam. At pagkatapos pa ay dumating si Michael, iniharap ka niya at pinayoko ka niya sa harap ni Alahayam. At sinabi niya, Yahweh, kay Michael, nilikha ko si Adan ayon sa aking larawan, sa aking kabanalan. Nilinaw ni Abayawa, nilikha niya si Adan ayon sa kanyang larawan at kabanalan. Yun ang purpose na babalik ang kabanalan natin. May pangangaral na minsan matamaan kayo, tisin na ninyo. Kasi gusto niya alay mabago ang buhay natin. Ayaw mo, maghanap ka ni Masiba na hindi ka matamaan o bala ka. Doon ka sa hindi ka matamaan na hindi matsis ang buhay mo. Yun ang purpose na hubugin tayo na may mga ngaral na matapang, na mga ngaral na hindi natatakot. Huwag yung mga ngaral na magyabang sarili. Paul yan. So yan, nahulog.
Tapos pagdating ni Hawa, sabi ni Michael, pinaluhod din si Adan kay Hawa. Payukurin din. O, yukod ka. Pero ang mga anghel lahat, pati mga hayop, yumukod kay Adan. Iba. Lahat ng anghel, payukurin. Patirapain. Mga hayop, patirapain. Pero si Adan, nutusan ni Michael, matirapa ka din sa alahayam. So yan. So mas mataas tayo sa anghel. Itong lima, at saka yung nakakarinig, ayaw mo na pa, ayun, naging sita, naging demonyo. Ayaw na, magbaw down eh. Kumukontra eh. Di bakit si Michael, Gabriel, Raphael, Oriel, yung mga high ranking din yun. Sumunod. Ito, basa. Nang magkagayoy, dumating si Michael, ipinatawag niya ang lahat na hukbo ng mga anghel at sinabi sa kanila, lumuhod kayo sa harap ng wangis at larawan ng kabanalan ng alahayam. At pagkatapos ng tawagin sila ni Michael at ang lahat ay yumukod sa iyo, tinawagin niya ako. Sigat rin yan, ha? Lahat ang anghel, lumuhod kayo sa kaedan, sa nilikha ni alahayam na kawangis at larawan. Lumuhod. E kung sabihin mo si Hawasay, galing sa high ranking angel, lumuhod para sa akin si Hawasay. O, Yawasay, napaka sa amin. Kami, mataas kami sa inyo. Kawangis yung kalarawan, kabanalan ni Alahayam. O, ibali nga. Si Hawa, say, sayo si Hawa. E, parang tayo yung payukurin si Hawa yan eh. Nagkatawang tao. Ibali yung teaching. Error yun. Isang malaking error yun. Hindi yung ordinary yung error. Malaking error yun. Tapos lagi pa na sabihin na si Pablo ay son of perdition. Sinong son of perdition? Yung magtayo ng 13 Paul, yan ang son of perdition. Mabuti na lang, hindi sana siya pinanganak. Kasi pinanganak siya, yan ang sanhin. So ngayon, basa. At sinabi ko sa kanya, umalis ka sa akin sapagkat hindi ako yuyuko sa kanya na mas bata kay sa akin. Sa katunayan ako ay nakahihigit sa kanya at nararapat sa kanya na yumukod sa akin. Narinig yun ng anim na klase na ng iba pang mga anghel at ang aking pananalita ay ikinatutuwa nila at hindi sila yumukod sa iyo. Yung mga anim na klaseng anghel, nakarinig, natuwa at hindi rin lumukod. Kay Adan. Yes. Edo na nadala ni Gabriel eh. Anim na klase pa yun. Oo. Ito si Gabriel ang usap ito. Pero actually, lima yan sila eh. Si Chikon. Ay ngayon, nangyari. Na ayaw mag-bow down. Yun ang napala sa kanila, naging sitan. Sitan, ibig sabihin, rebelde, kontra. Sumalungat, sutil, suwail. Kumukontra, sumunod na lang dapat, parang wala ng ulo. Ngayon, kumukontra pa. Yan ang nangyari. Sabi niya, paano ko yun? Kung mas bata sa akin niya, no? Mayayabang talaga, oh. Sinabi sa kanya, umalis ka sa akin. Sinabihan niya si Michael, eh. Sapagkat hindi ako yuyuko sa kanya, mas bata kay sa akin. Mas dos? Oo. Pero mo, mas bata daw sa kanya. Yun ang sinabi niya sa aras, pakiyumukong kay Adan, na mas una ka nalikha kaysa kanya, di ba? Mas una ka nalikha. So, yan ang nangyayari. Kumukontra pa kasi. Yung kanyang naramdaman, gusto niya ipasa rin sa ahas, na huwag ka yumuko kay Adan. Una ka nalikha kay Adan eh. O siya din. O, inabagsak siya. Eh, limang klase, di ba? Gusto niya itaas ng sarili niya. Di ba sa Ezekiel, si Lucifer, gusto niya sa patayan niyang katastaasan. Binagsak siya. Yun. Hindi lang detalyado doon. Dito detalyado. O, basa. Nang magkagayoy na nagalit si Yahawa at inutusan sila at ako na itapon sa lupa mula sa aming mga tahanan tungkol sa iyo ay inutusan kaniyang
manirahan sa paraiso ng aking matanto na ako'y nabuwal sa harap mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ay ako'y nasa kabagabagan at ikaw ay nasa kapahingahan. Hinggit na hinggit siya. Nang matagayon, nagalit si Yahawa at inutusan siya at ako na itapon sa lupa mula sa aming mga tahanan. Tapon na mga Indian na yung mga kasaway na ay sumunod. Tungkol sa iyo ay inutusan niya na manirahan sa paraiso. Sa paraiso siya dahil sila tinapon siya sa ano. Na aking natanto na ako'y nabuwal sa harap mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at ako ay nasa kabagabagan at ikaw ay nasa kapahingahan. Kapahingahan. So, may kapangyarihan ang tao, may kapangyarihan eh. Pero mo sabi ito, nabuwal sa harap mo sa pamagitan ng iyong makapangyarihan. May power talaga ang tao din. So, yan ang magkita eh. Oh, basa. Nang magkagayoy, pinuntahan kita na mahuli upang maihiwalay kita sa paraiso ng kasiyahan. Gaya ng pagkahiwalay ko dahil sa iyo. Nang marinig yun ni Adan, sumigaw siya sa malakas na tinig at nagsabi, Yahawa, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay na ilayo mo sa akin ang kaaway na ito na nagnanais na iligaw ako at naghahangad na wasakin ang aking lahi. Sa pamagitan niya ay nawala si Eva. Kasar. Gadrel, or Gadrel, Hebrew, Gadrael, literally wall of God, is listed as one of the chiefs of the fallen watchers. This is depicted in the second section of the book of Enoch parables. He is said to have been responsible for the deceiving aim. Gadrel was mentioned as the third. Gadrel was mentioned as the third of five Satans who led other angels into copulating with humans, leading to the creation of the giant-like Nephilim. The others were called Gekon, Jakob, Aramaic, that he shall rise, Asbel, deserter from God, Penemwe, that is inside, and Kaseth, Kasdeya, Chaldean, covered him. Tingnan mo itong limang daliri, ha? Saan ang mataas? Pangatlo. Chikon, Asbel, Gadriel, Penemwe, Kasadya. Oh, ito. Tapos, kumano na pa? Di ba? Masama yung gano'n, di ba? Pag magalit, gano'n, o, taas. Si Gadriel to. Sikat siya sa buong mundo. Lahat tumatawag sa kanya. Oh my God. Oh, Diyos ko. So help me, God. Napanood lahat ng mga panunumpa. So help me, God. Grabe, naliglang. Ito, hanggang ngayon, halos lahat ng tao sa buong mundo, naliglang talaga. Basa, Tagalog tayo. Si Gadrel, o Gadrel, Hebreo, Gader, Hayel, literal na pader ng Diyos, ay nakalista bilang isa sa mga pinulos sa bumagsak na tagapagmasid. Ito ay inilarawan sa ikalawang seksyon ng aklat ni Enoch parabola. Siya raw ang may pinanagutan sa panlilinlang kay Eva. Pero alam nyo na, may alam na kayo eh. Pag maaano yung asawa, ikaw yung paggamit ka ni Gadriel. Alam na natin yun ang proper name niya eh, Gadriel. Gamit ka ni Gadrel, Hindi na yan, paggamit kayo kay Sintan. Kasi yung Sintan, title lang yan. Ibig sabihin niya, title na bilang Swahil, Sotel. Pero ang proper name niya, Gadrel yan. Ang nickname niya, Gadrel. Yan ang alam niya, ikaw, paggamit kayo ni Gadrel. Yung mga hindi alam, Gadrel, sabi nila. Yan, kasi hindi nag-aral. Binanggit si Gadriel bilang pangatlo sa limang satanas na nangunguna sa ibang mga anghel sa pakikipagtalik
sa mga tao na humahantong sa paglikha ng mga giganteng Nephilim. Ang iba ay kinatawag na Yekon, Jakon, Aramay. Siya ay babangon Asbel, pinagtilakuran mula sa Diyos, Benemwe, sa loob at kasadgie, Shadian, may takip na kamay. Actually, si Gatrel, hindi naman si iba lang ang nabuntisan niya. Pati ibang tao kasama siya yung pagbaba nila ni Simyasa, nilang Asasel. Nag-anak rin sila ng mga tao. At ng anak nila ay mga higanti. May anak pa silang mga naging ano, tikbalang. Kasi pati ang mga hayop, sinisipingan nila, wala silang sinasanto eh. Eh ngayon, yung pagdating sa baha, ang mga asawa nila, anong resulta? Sa Bukutino, mga sirina. Nasa karagatan ngayon, mga sirina, mga anak natin ng mga puling ingil yan. Yan ang nangyari. Ah, ngayon, dalawang pakpak na si Gadriel. Oh. Gadriel. Ayan, dalawang pak-anim ng pakpak dati yan. Sino ngayon si Pandom? Ito, basahin yan. Ano yung pagbasa? Alahayam. Barasayat, bara, alahayam, at hasamayam, buat, haaratasa. Original Hebrew yan ha. Ngayon, alahayam yan ha. Alam na ninyo, alahayam yan. Ngayon, ito, sa isang late ancient Hebrew. Barasayat, bara, alahayam, at hasamayam, buat, haaratasa. Ngayon, ginawa sa English, in the beginning, God created the heaven and earth. Ginawang God ang alahayam. Si Gadriel. Yan, babasahin yan, alahayam yan. We worship Yahweh Shai in order to get Yahweh. Yahweh Shai. The elect will worship Yahweh Shai. Ngayon, kung ayaw nyo kay Yahweh Shai, gusto nyo Jesus Christ, hindi kay elect. Ngayon, tumayo na tayo. Prayer na, hindi na mag-away. Dahil, lampas na sa oras. Habay.